Hello everyone, welcome back to my channel. This is GTA. Ito pa ang ating second video patungkol sa mga update na nangyayari sa kaso ni Jovelyn Galiano na hanggang ngayon ay nababalot pa din ng mga misteryo at mga katanungan na hindi pa rin masasagot. Noong August 22, yung the day na natagpuan po yung bangkay, at ito po si Leobert po ay nasa custody ng mga pulis. Yun po yung tinatanong ko, bakit po kayo nandoon? Sir? Apa? Bakit po kayo nandoon noong August 22? Kayo po ay civilian, hindi po kayo miyembro ng PNP, tama? Sir Rapi, ako po yung Public Order and Safety Officer din po ng lungsod ng Puerto Princesa, sir. So kayo ho ay may tie-up o meron ba kayo memorandum, City Hall and PNP na para makialam po sa investigation involving criminal activities? Meron ho bang memo between the City Hall and the PNP? O yung PNP ho bang pagbantaan, takutin ang isang suspect? Akala ko ba ikaw ay critic at mag-observe lang? Kung mag-observe ka lang, dapat tahimik ka lang doon, hindi ka magkikialam sa ginagawang investigation ng mga police. Kasi once na nasa custody ng police ang isang suspect, let the police do their job. Ikaw bilang civilian, bilang taga City Hall, then dapat mag-observe ka lang talaga. Kitang-kita rin po, nag-viral din po, ay kung ikaw kaya ang i-dispose ko. Pero parang may ano lang po yun, hindi naman po yun yung sabing seryoso. At may professional investigator, kung ikaw talaga ay angkop sa pagtulong sa ating kapulisan sa pag-imbestiga ng krimen, hindi mo dapat ginagamit ang iyong emosyon. Dapat naging objective ka lang, which is mag-observe. Opo, hindi naman literal, hindi po literal na ibig sabihin ng dispatcha papatayin. Pero yun na po yung mensahe noon. I-dispatcha kita, meaning may kalalagyan ka, mawawala ka sa mundong ito, mawawala ka sa earth. Hindi ka sana nasabit ngayon. O di yung pangalan mo na Dawit-Dawit dahil dun sa mga pagbibitaw mo ng mga pananalita na hindi po angkop sa inyong responsibilidad. Di ba, sir? Doon po, tama po yun. Humihingi po ako ng paumanhin ko po doon sa word po na yun. Tama po kayo, Mr. Senator. Sa palagay niyo po, sino po ang suspect? Po yung tinuturo doon sa base sa ebidensya sa pinasa ng PNP. Sino po nagtuturo sa kanya, sir? Ibig sabihin po, yung PNP po, base po doon sa nakalap diba nila na ebidensya, nakikita natin, base rin sa pag-amin niya, kung mapapakinggan niyo po. Totoo ba yung sinasabing meron daw ni rape na pinsan din ito dati, itong si Leobert, at hindi lang kayo napurso ng case? Sir, hindi po yan totoo. Alam din po yan ang kung magkakandak po kayo ng survey doon sa Pulang Lupa, alam din po yan ang aming mga kapitbahay na si Leobert po at yung pinsa namin before ay nagkaroon po sila ng relasyon. Sir, kasi kanina medyo sabi mo, rape. At dinidinay po ng kamag-anak mismo na walang rape na nangyari. Although nagkarelasyon siya doon sa kanyang distant relative, yes, totoo, nangyari. Pero there was no rape. Eh kaso, dinugtungan mo eh. Ginatungan mo, sinabihan, nagsabi ka ng rape na hindi naman pala totoo. Yes, sir. Huwag kayong nagdudugtong ng mga istorya. Medyo, yes, sir. Diyan po nasisira yung pulis eh. Yung nagdadagdag kayo ng istorya, yung dagdag bawas. Huwag po, masisira po kayo dyan. Mawawala po yung credibility, Major, sir. I'm telling you. Yes, sir. Oh, sir. Pamasaya natin si Sir Leobert papunta din sa Maynila sa Truth Verifier. Ipa-undergo ko natin siya ng polygraph test. Pag pumasya siya, then yung kanyang kahilingan na tulungan natin siya, legal assistance at kung ano pa man yung narapat, tutulungan natin siya. Okay, pero pag bumagsak siya, immediately, hayaan na natin yung NBI, hayaan natin yung mga iba pang otoridad na magpatuloy sa kanilang mga investigasyon. So, sa latest episode ng Rapid Tulfo in Action, ay nagsalita na nga itong si Richard Ligad, no, sa kanyang side tungkol sa pagkadawit ng kanyang pangalan. At mayroon namang isang pulis na na-involved. At abangan nyo ang kung ano ang ating reaction sa mga pahayag ni Police Major Manalo. So ito ngang si Leobert na pinasuhan nila ng involvement sa kaso ni suspect sa kaso ni Jovelyn Galiano ay nakapagpiansa nga, no, sa tulong ni Congressman Edward Hagedorn dahil nakikita nila na hindi nga safe si Leobert. At salamat tayo na mayroong mga tao
na may mga puso na tumutulong sa mga katulad ni Liobert na walang patutunguhan, no? So nagsalita rin si Richard Digad, chief ng Anti-Crime Task Force ng Palawan, kaugnay sa paratang ni Liobert sa kanya patungkol sa kanyang pananakot, no? Na iligpit ito kapag hindi umamin sa krimen. At dito ang nakakatuwang reaksyon niya sa kapag cross-examine, no, ni Sir Robert Tulfo kung bakit siya nandun sa lugar na pinangyarihan ng krimen, no? Parte ba ito sa kanyang trabaho bilang isang head ng anti-crime? So, nagbigay din ng ibang mga pahayag si Liobert na hindi pa niya naipahayag noon, no? Halimbawa na sa lang na inalokan siya ni Police Major Manalo ng pera, makipagtulungan siya sa kay Jovelyn Galieno. Now, kung ito ay totoo, no, maaaring ang tanong natin, bakit siya inalokan ng pera ng polis? Ngayon ako nakarinig na ang suspect ay inaalokan ng pera upang makipagtulungan. So, hindi naman alam ni Liobert kung bakit siya inalokan ng pera, no? So, para fair ang lahat, si Therapy Tulfo ay nag-alok na ipa-lie detector test si Liobert upang malaman kung ang kanyang bang mga sinasabi ay totoo o hindi. Kasi nga dinideny ni Police Major na sinasaktan nila si Liobert sa station. At tama rin naman, no, na malaman ang lahat, no, para maging fair. So, isa pa, nasabon itong si Police Major sa kanyang pakipag-usap kay Sir Rapid Tulfo, no? Dahil pinaparatangan niya si Liobert ng rape na wala namang rape na kaso na nangyari sa kanya. So dito pa lang, makikita na natin itong Police Major nito ay may kasinungalingan, no? Na wala ngang sa korte kasi beyond a shadow of the doubt. Pero itong si Police Major ay nanghahalungkat ng mga, ewan ko kung mga marites lang itong naririnig niya. So, nakakawala pong ano, diba? Nakakawalang respeto sa mga itong klaseng polis na nag-aral naman sana, ha, mataas na sana ang katungkulan, tapos nag-aaral pa, tapos ganito ang ano. So, halata na dito pa lang, mga ka-GTA, ay meron itong pinagtatakpan. No? Meron itong pinagtatakman. Usually, I don't like this kind of mga issues na ating society, but hindi natin maiwasan na magsalita tungkol dito dahil alam natin, no? Alam ninyo na meron talagang nangyayaring hindi maganda, no? Pag tayo na nahimik lamang at hindi tayo magsalita tungkol dito, magpapatuloy ang ganitong mga gawain ng kasamaan. So, pasama tayo dahil merong Rapid Tulfo na sandiga ng mga walang laban. But to be fair, kinausap niya lahat, na both sides. So ito ang maganda dahil lahat ay pakikinggan. At maganda rin sana lahat yan ipapalay detector test lahat. Si Liobert, si Police Major, anyway si Richard Ligan ay humingi naman siya ng paumanhin, no? Humingi naman siya ng sorry dahil sa kanyang statement na ililigpit niya si Liobert. So doon pa lang, at least umamin siya sa kanyang pagkakamali. Pero mayroon pa rin tayong katanungan sa kanya. Ba't siya nananakot ng ganun, no? Ba't siya nandun na para bagang ano na rin siya, parte ng ano. Kaya nga sabi ni Sir Rapid Tulfo, civilian naman siya doon at dapat pinabaya na niya sa polis dahil ay yun nga, sila naman may hawak. But for me, in my own observation sa development ng mga pangyayari ay talagang mayroong involvement, no, ang nakakataas dito. So may mga ilang katanungan tayong dapat itanong. Paano kung negative ang resulta ng DNA test ng NBI sa mga buto ni
na sinasabing kay Jobelin daw na nakuha, no? Paano kung negatibo? So magkakaroon ito ng dagdag na pagdududa sa mga pag-iisip ng taong bayan tungkol sa integridad ng mga polis. At kung maaaring ito ay positive, ibig sabihin ay talagang karumal-dumal na krimen nga ang nangyari. Kung bakit sa loob lamang ng 18 days, no? Ang buto ay naging tuyong-tuyo na, no? Nasasabing kay Jubilin Galieno. At kung makapasa si Liobert sa lie detector test, ay maari ngang totoo na may cover-up na nangyayari na involved ang matataas na official, no? So hanggang ngayon nga ay hindi pa rin nagsasalita itong isang police na teacher ni Jubilin tungkol sa kanyang mga nalaman sa isyung ito. So dapat sana itong matagal nang iniimbitahan na magsalita din ay magsalita na kung ano ang kanyang nalalaman sa mga usaping ito. So abangan natin mga ka-GTI, mga kaibigan, kung ano pa ang ibang revelasyon tungkol sa development ng kasong ito, no? So sa inyong palagay ba, no, si Liobert ay nagsasalita ng totoo? Anyway, sa kanyang mga pahayag, makikita mo naman sa kanyang pagmumukha na wala siyang pag-alinlangan na sinasabi. So, in fact, na yung sinasabi ng kanyang pinsan na mayroon na silang ililigpit na tao, pinahukay daw siya, ay dinideny ito ngayon ni Liobert na hindi daw siya nagsabi ng ganun. Wala daw siyang statement na ganun sa pinsan niya. At hindi daw siya tumawag. So ngayon nagkakaroon na ng nagkakaroon ng revelasyon sino ang nagsisinungaling sa kanila. So ang kanila palang pagsasaksakan ay dahil pala daw sa selos ng kanyang pinsan, no, sa babae. So maganda rin sana na yung babae na tinutukoy ay matanong din kung totoo ba na siya ang dahilan na nag-aaway sila ni ng pinsan niya ni Jobert, no? Para i-verify lang kung talaga bang yun ang sinabi ni Jobert sa kanya, or yun ba talaga ang sinabi ng babae, no? Kailangan i-verify din yun sana kung maari, para at least ay mapatunayan din na si Liobert ay nagsasabi ng totoo. At ito ding lie detector test, kapag ka nakapasa siya, ay talagang bonggang-bongga ito. So abangan natin ang mga development sa kasong ito.